Hi guys, good morning. Nandito po ako sa loob ng car ko. Nag-antay ako sa aking partner. Andun sa kanyang previous company. I-re-release yata yung may sinetel siya doon yung mga indemnity niya. So, nag-antay lang ako dito sa baba. Maraming tao, nakatakot. Ito sa may Binid Argar. Dito ako, gaantay sa kanya. Then after dito, pupunta kami ng receive na kanyang passport. Kuha ng passport niya. Medyo malayo pa yung biyahe namin. Ayan. Dito muna siya, tinawagan siya ng previous company niya. Kukunin yung passport. Dami naming lakad ngayon, guys. Ayan, nandito po ako. Tingnan mo ang highway. Napaka-traffic po. Ayan. Kasi oras na napasukan. Ayan po guys, dito ako. I like. Dito po ako. Maganda po yung view dito. Ayan, ang daming tabi ng highway. Dito lang ako nakaparking. Ayan. Ayan po. Medyo maaraw. Kaya, dyan yung company niya. Oh. Yan ang company niya. Yan. My bridge company. Yan po. Napaka-traffic po. Ang traffic nila. Yan. So, dito lang muna ako. Mag-antay-antay. Ayaw kong umakyat doon kasi... Ang daming taong nag-aantay doon. Mamaya may COVID pa yung iba doon, Diyos ko Lord. Mas maganda pa dito, mahangin. Di baling maaraw, mahangin. Dito lang naman ako sa loob ng kotse. Oh. Di ba? Pinatay ko muna yung sounds. Mamaya-maya, dito na yun. Hindi ako nakapag-ano, guys. Oh, low dry. Di bali, maganda pa rin tayo. Kahit hindi mag-ayos, di ba? I never put makeup. My beauty always without makeup. Look at me, guys. Ayan, mamula-mula na ang kisi ko kasi nag-swimming kami. Pag nag-swimming ako, ayan. Mas maganda ang skin, hindi yung puting-puti. Ayaw ko ng puting-puti na skin. Sobrang puti. Ito maganda, parang may blush on. Maaraw kasi, guys. Pasensya na po. Ayan o. Ganda ng skin ko. Diba? Mamula-mula. Kasi nainitan. Hindi na yung parang wala nang dugo. Kasi pag hindi na ako nainitan, para na akong walang dugo. Sobrang puti. Kaya, minsan guys, alam mo na pagbintangan ako, hindi na ako nagsasabi ng sekreto ko. Ayun, sabi nila, yung mga ibang nakakilala sa akin, nagpagluta daw ako. Hindi ko kailangan magpagluta. Uy, Diyos ko Lord, baka magiging Casper na ako. Hindi pa ba ako satisfied sa kaputian ko na to? I'm really confident to my beauty. Hindi ko kailangan magpagluta. Sabon lang yan, shampoo. O, diba? Walang lipstick-lipstick yan. Baka akala nyo guys, nagli-lipstick ako niyan. Wala. My beauty is natural. Oh, lotion lang. Yung lotion ko, yung pang baby lotion. Johnson. Yun lang. Tapos, yung pink-pink ko na yan. Galing yan doon sa sa swimming pool. Magpainit lang, mag-swimming. Kailangan ko nang buksan ng aircon dito guys kasi mainit na. Medyo mainit na. Sara yung window. Magbukas tayo ng AC. Ayan. Hi! Shout out to Cortesness. Thank you for watching, Day.
dito ako sa ano, Binidalgar. Ayan. Medyo mainit na kaya masok na ako sa car. Grabe ang traffic. Grabe na ang traffic. My God. Sobra na ang traffic. After dito kami, diretso kami doon mag kuha kami ng passport kasi nandoon na ang passport, nandoon na ang name. Ah. Kumain ako ng ano ng breakfast, rice. Ang breakfast ko guys ay rice, karning baka na may ano, may white beans. Ang sarap. Karning baka nilaga na may white beans. O, diba? Protein 'yon. Protein yung beans, protein na yung baka, o di ba? Hindi ako nakapag ano. Tuyo na. Basa kasi yung buko kanina. Ngayon, tuyo na. Medyo ano, marami kasing tao kaya natagalan doon. Ay! Kumusta na ang mga buhay-buhay nyo dyan? Hindi na muna ako mag-sunglasses na. Ayan. Ako yung nag-aantay. Pinapaakyat niya ako. Sabi ko, ayaw kong umakyat. Ang daming tao. Ganda pa dito sa kutsi. Ako lang mag-isa. O diba? Walang dangerous. Hindi mo alam yung katabi mo dyan. May COVID pala. Ako. Kahit ba naman immune ako, mag-iingat pa rin ako, no? Malapit na matapos yung ano ko, yung immune. Kasi malapit na mag 3 months yung mula na COVID ako. So, sa katapusan, magpa-registered na ako sa ano, vaccine. Kailangan maka 3 months muna bago kayo, mula nung na-COVID kayo, saka kayo magpa-vaccine. So, by the end of this month, 3 months na kaya, 3 months na yata kami mula na COVID. So, magpa-registered kami end of this month. So, guys, magpa-registered na kayo para sa vaccine. Para din sa inyo yan. Para pag madapuan man tayo ng COVID, at least hindi ganun kalala. Diba? Para sa atin din yun. Protection. Huwag tayong ano. Kung ano-anong iniisip natin. Kisyo. Yung iba iniisip, kisyo may ano daw. May tatanim daw dito na pag-inject, may kasama daw chips. Hindi po tama yun. Mali po yung pag-iisip nyo. Tapos magiging member na kayo ng 666. Huwag. Mali yun ang pag-iisip na yun. Isipin nyo na lang na maprotektahan kayo. At pasalamat tayo na provide ng gobyerno dito, libre ang vaccine dito. Tsaka yung vaccine dito sa Kuwait, samantalahin natin kasi American product ay ang ano nila. Maganda, Pfizer at saka ano. Ano yun? Pfizer at saka yung sa Europe galing. Maganda, tapos ano daw? Baka after Ramadan dadalhin nila yung Johnson & Johnson. Ang Johnson & Johnson ano daw sa sabi ng client ko, one time lang daw ka-injectionan nun. Wala nang second dose. Pero yung Pfizer, first and second, at saka yung isa. Ano ba yung pangalan ng isa? Eh, mahirap talaga ng may edad na, kakalimot. Tsaka, sa atin, may bayad ba ang ano, vaccine? Dito kasi nilibre ng gobyerno, tapos American ano pa, maganda siya, Pfizer. Johnson & Johnson, maganda din yun. Sa kanila din yun. Yung Johnson & Johnson, isang bisis lang daw yun, injectionan ka. Wala nang pangalawang dose. So, sa mga nag-iisip dyan na pag na-inject kayo, ay member kayo ng 666, nako, alisin nyo yan. Hindi tama yun. Walang chips doon na lumalabas doon sa injection.
Andun yung ano, yung vaccine, yung liquid. Nakakatuwa ng iba magsasalita na ano, na may tatanim daw dito sa braso na ano, na mga chips. Yan. Mali po yun. Para sa atin yun, maganda yun. Pag, di naman din ano, yung iba din inisip, akala nila, pag nabaksin na sila, di na sila magka-COVID. Di po. May chance ka pa rin magka-COVID, pero hindi ganun kalala siguro, kasi nabaksin ka na nga eh. Yun. So, samantalahin natin to, yung ano, vaccination dito. Ano, grab natin. Huwag tayong matakot. Nahirap na pag na ano ka, tinamaan ka ng ano, ng COVID. Buti kung malakas lang ang katawan mo. Ako, nung na-COVID ako, nakayanan ko, parang wala lang sa akin. Pero hindi natin alam kung dadapuan tayo ulit eh, kung ganun pa ba ang ano natin, kung kaya pa ba natin, di ba? Hindi natin alam ang panahon eh. Minsan ang katawan natin malakas, minsan mahina. Kasi ako, i-grab ko talaga yung vaccine. Yan. Sa mga kapamilya ko dyan, pag ano, magpabaksin kayo, para din yun sa health nyo. Huwag kayo matakot. Dito nga, pag ano, yung hindi pa yan dumating yung COVID-COVID na yan, mayroon dito ng ano, libreng ano, flu shot. Magpa, ano, parang vaccine din, para ano, pag nagka-flu ka, hindi masyadong ano, yung malala ang flu mo. Mild lang. Parang ganun yun. Meron nga tayong ano eh. Meron tayong mga anti-missile. Missile ba yun? Yung ano. Yung sa mga bata. Yung tawag nito. Tigdas. Yun. Mga anti-polio. Parang ganun yan siya. Kaya huwag kayong matakot. Ang dami kasing natakot eh. Magpabaksin. Huwag kayong matakot guys. Magpabaksin kayo para din yan sa inyo. Protection. Very sad kami din kasi may kaibigan kami dito na namatay. Isang engineer sa ano, sa magandang ano dito. Sa mother company ng oil. Sa KOC engineer siya. Mag-asawa sila dito. Alam mo, namatay last week. Tapos, namatay si sir. Alam mo, ang ginawa ng hospital, pinicturan lang. Pinicturan lang yung ano niya, yung body niya, nakatawan, tapos sinend sa wife. Yung wife ngayon, depressed na depressed si ate. Kawawa. Ang COVID pala, ano na dito. Ilibing na nila, diritso. Hindi mo na maiuwi. Nilibing na kaagad. Kaya yung asawa, ano, na-depressed ngayon. Kawawa. Kaya ingatan natin tayo, talagang i-grab ninyo yung ano tawag nito. Yung vaccine. Tapos yung friend ko naman kahapon, sabi niya, ang friend din daw nila na American na COVID. Kahapon lang namatay. Na COVID din. Patay. Sabi niya sa akin, tinry daw na iuwi yung katawan sa US. Sabi ko, sa palagay ko sa Amerikano, wala pa akong narinig kasi na ano na na COVID na ilibing ka agad. Wala, kahapon lang sa kanya. Sinikap daw na yung body kung magawa ng paraan iuwi sa US. Sabi ko naman, di ko lang alam sa mga ano ha, sa American ha. Kasi yung engineer na, sabi ko nga, yung engineer nga na kaibigan namin, inilibing na ng hospital. Sila na, pinictura na lang, isinend doon sa wife. Yung wife na sa bahay. Kasi nga, nasa hospital siya sa COVID. So, pinictura na lang, ipinadala sa kanya na wala na. Ililibing na. Sana naman yung ano, yung kaibigan ko, yung kaibigan nila na Amerikano. Sa ARP dyan daw nagtrabaho, namatay. I-try daw na iuwi yung body. I don't think so. COVID yan eh. Hindi daw, sabi nila, hindi daw, sabihin daw, hindi daw i-declared na COVID. Paano yun? Mag-spread ng ano yun, virus? Mag-spread ng virus yun, hindi pwede. Porque American eh, ano eh, iuwi, hindi ah. Libing na rin dyan, wala yan. Basta COVID, walang pinipili yan. Sa akin lang yung opinion ha. Bakit kailangan eh, ano, iuwi eh, nag-i-spread pa yan ng virus. Di libing na rin dyan. Ba't kailangan?
Pilipino ilibing kagad, Kuwaiti ilibing kagad, Amerikano iuwi. Hindi, hindi siguro. Baka ililibing na rin yun. Pabalitaan natin mamaya pag nagkausap kami ng friend ko. Yun. Kasi ang sabi daw, gagawan daw ng paraan na iuwi yung body, ang yung Amerikanong namatay. Tapos nandito din yung wife. Kawawa, kawawa. Pag namatay yung partner mo dito, picture na lang. Picture na lang makikita mo, pinicturan. Kaya ngayon si ate, ano daw, tulala. So guys, kung sinong gusto nyo rin sa mga friend ko dito sa Kuwait, baka sinong gusto ng kutsing BMW, binibinta kasi yung kutsi nila kasi si ate, ano yun ang visa niya, family visa, 22 visa. Namatay ang asawa niya, siguro bigyan lang yun ng ano, bigyan lang ng 1 month na to stay here, to settle na ang mga ano niya. I-settle nila yung mga things nila, yung mga gamit nila. Tapos uwi na rin siya. Pero ano kasi yun eh. Imagine nyo yung mga anak no nasa Canada. Si ate at si kuya din, Canadian citizen. Pero, hingnan mo. Wala, nilibing diretso ng hospital. Ngayon si ate kawawa. Tulala, tulala yung wife. Kababayan yun ang asawa ko, ang si Engineer taga Nueva Ecija. Ang yaman na yun sa atin, ang laki ng ano niya. Kasi nga, ang ganda ng trabaho dito, engineer sa ano, sa QC. Engineer yun. Sa field na assign. Kawawa yung kaibigan namin. So, yung wife niya natulala. So, i-grab natin yung ano, vaccine. Kasi, tingnan mo naman, namatay si lalaki. Picture na lang ang tiningnan ng asawa. Tuloy ngayon, tulala yung asawa. Dahil, namatay yung asawa niya hanggang doon na lang. Sa picture na lang niya nakita. So guys, kung sino yung gustong bumili ng car dyan na BMW, 2011 model daw. PMA, kung sinong may gusto ng car. Gusto ko sana yung BMW nila na ano eh, nung X5, nabinta na daw. Yun ang gusto ko, yung Jeep type. Jeep kasi yung BMW nila, malaki yun. Kaya kawawa. Kawawa talaga. So grab nyo yung ano ha, mga kapamilya ko. Huwag kayong mag-isip ng ano, i-grab nyo yun. Kasi kung libre man ang vaccine dyan sa atin sa Digo City, i-grab nyo. Si Mayor pala no, na-COVID din. Si Mayor Fortis Cagas, yung Mayor namin sa Digos. Get well soon, Mayor. Pagaling ka na, Mayor. Wala yung pinipili yung COVID. Mahirap ka o mayaman. Diba? Professional or unprofessional. Pag ikay dinapuan, pantay-pantay tayo. Diba? Ganun yun. Kaya huwag mag-iinarte. Grab nyo yung vaccine. Yung mapagmataas dyan. Nako. Hindi nyo alam, one day, dinapuan kayo ng COVID. Wala. Magdasal lang kay God na kung napuan ka ng COVID, kaya mo. Kaya ng katawan. Ako nga, kahit gumaling kami sa COVID, eh, maingat pa rin, kabado ka pa rin. Kasi, di natin alam talaga. Nung first time kang na-COVID, eh, kaya mo, baka second time. Kung mabaksin na siguro ako, pag nabaksin na ako, doble-doble pa rin ang pag-iingat natin. Kasi ano, di nga natin alam. Swertihan na rin din, sabi daw eh, pag may, sa vaccine din, may 5% din na mamalasin ka rin. 5% lang naman. Sa buong mundo. Pag ikaw isa sa mga 5%, patay. Bye-bye. Kasi kahapon nga, yung client ko nagpa-vaccine, nag-cancel siya ng klase kasi sa kanya, usually, nagkakalagnat sila after vaccine. Yung client ko, wala. Masakit lang daw dito sa braso niya, yung saan tinurok yung ano, yung karayom. Yun lang daw. Malakas yung katawan niya. Pero, sinabihan siya
sa second dose niya, baka medyo malakas daw yun. Yun. Ah, di bali na siguro kung ano, di ka naman mamatay dun eh, yun ano lang, may maramdaman ka lang dun. Yun nga lang, pag nakasali ka sa 5%, yun. Kaya, shout out to my brother Warren M. Nasi, tsaka sa kanyang wife na si Ann, sa kanyang anak na si Wesley. Shout out, amping-amping mo diha sa akong nanay Lina sa Digos. Ha? Amping mo diha sa akong anak na si Noberic Isa Garcia. Baby, amping. Tanan sa akong mga igaagaw diha, mga Robles. Robles, Juanal, Ramos, ano pa, mga Albarando, marami, mga Emnasi, mga Turing, shout out. Guys, grab natin yung ano, vaccine, mga kapamilya, mga friends ko, huwag kayong matakot, para sa ating kaligtasan. Ako, kung hindi lang ako na-COVID, tagal na ako nagparehistro. Nagparegistered na ako noon nung sinabing kailangan mag-registered para sa vaccination. Eh, na-COVID naman ako. Sabi ng Ministry of Health, hindi ka pa. Pag tinawagan ka ng appointment mo, hindi yun. I-cancelin namin yun kasi nga, na-COVID ka, immune ka, 3 months. So, after 3 months, mag-registered ka. So, kaya na-delete yung vaccination namin. So, end of this month pa ako magpa-registered ulit para sa vaccination ko. Ganun yun. Ay, shout out to Grace, Jim Grace Gardom. Thank you, Grace, sa watching. Grab nyo yung ano, vaccination dyan sa Nueva Ecija, sa mga Garcia family. Huwag kayong matakot. Magpabaksin kayo. Kung libre ang vaccination, grab nyo. Para din sa inyo yan. Grab nyo dyan sa Nueva Ecija, mga tita ng asawa ko, sa mga Rivera dyan. Yan. Baksin kayo lahat, mga Garcia family. Yan. Huwag kayong matakot. Ang tagal naman ng aking darling, oy. Dami kasing ano, kliyente sa ano nila, company. Nabuboard na ako dito, ha. Daldal ng daldal. Diyos ko, ang highway, napaka-traffic. Tingnan niyo po. Grabe. Ang traffic. Oh my God. Tingnan niyo po, oh. Yun o. Yung mga tao sa construction. Sarap naman ang buhay nila, oh. Sumasakay doon sa ano. So yun, guys. Grab nyo ang vaccination. Vaccine. Magpa-vaccine kayo. Huwag kayong magpapaniwala dyan sa mga kalukuhang kwento-kwento na may chips na itatanim sa braso nyo para maging member kayo ng 666. Hindi totoo yun. Huwag nyo ano yun, paniwalaan. Kalukuhan yun. Huwag niyong paniwalaan yung mga ganong kwento. Kwentong barbero yun. Hindi tama yun. Ayan. Shout out to my friend here in Kuwait. CEO Lisel Obriano. Kumusta ka na dyan, Teach? Mimi Kimlat. Good morning. Anong gawa? Anong ganap? Nagpasalon ka na ba, May?
kay Juan. Hi to Juan. Alisa. Alisa Rivera Ramos. Sa lahat ng mga kaibigan dyan, shout out. Kailangan ko pa bang isa-isahin kayo? Hindi na. Basta sa mga friend ko dyan, kayo. Wala, ang tagal naman ni Mr. Garcia, oy. Nainip na ako, oy. Ano ba yan? Kailangan kong mag-walking-walking. Sunny na kasi. Sunny, sunny, sunny. Ang tagal naman niya. Sabi pa namin kagabi, plano eh. Dalhin daw namin yung anak namin bunso, magpapalo up ng mga papers niya. Kasi mag-breakfast daw kami sa ano. Eh sabi ko, naalala ko, walang dine-in. Paano tayo mag-breakfast? Sabi namin, oo nga. Pwede na mag-breakfast. Bumili lang ng ano. Drive-thru sa ano, sa McDo. Dito na kumain sa car. Kumain ako ng kanin. Nilagang baka naway, may white beans. Ang sarap. With matching ano, piniritong tuyo. Wow, so yummy with coffee. Yun lang. Tama ang ginawa ko, di ba? Antay ako ng antay dito, di mag-breakfast pa daw kung saan kami bibili ng breakfast. Di nagutuman ako. Wala pa namang mabilhan dito na ano, pagkain sa ano. Dito sa malapit sa kampanya nila. Wala, puro building. Meron sa harap ko. Ano yan? Flower shop. Escolot. Tapos salon. Delfino. Ano ba yung Delfino na yan? Sarado naman. Wala. Wala talaga mabilan ng pagkain ng area na to. Diyos ko, buto mga butin ko pala dito. Hindi ako kumain ng kanin. Anak ng teteng. Oo. Sorry guys. Ay, naku. Ano ba yan? Ang tagal naman. My God. Hey guys! Ang gagawin natin dito? Inaboboard na ako. Ayan. Sana walang traffic papunta ka kaming ano. Puntang Manggap. Abu Halipa sa passport. Buti na lang nilinis ng driver ng client ko yung car ko kanina, pinaliguan niya ng husto. Haris kasi namin, ang tagal gumising. Aalis na lang ako ng madaling araw eh, 5:30 ako naglaro kanina. Di bali guys, gitagantay ako dito. Meron naman ang pasok na grasya sa akin kaninang umaga, 5:30. Nakapaglaro na ako. Mamaya ulit, tanghali. Ramadan na bukas. Uy, Ramadan ka rin pala sa lahat ng Muslim ha, sa buong mundo, especially dito sa Kuwait. Ramadan ka rin sa inyo. Ito na naman, back, ano naman? Fasting. No? Ramadan Karim sa lahat ng Muslim. Ramadan Karim sa buong mga Muslim sa buong mundo. Especially dito sa mga Muslim sa Kuwait, Ramadan Karim. Wala, hindi pa bumaba si Daddy. Ano ba yan? Tagal-tagal niya. Ang tagal niyang bumaba. Sarap naman matulog dito sa kutsi. Nantok na tuloy ako. Ang lamig-lamig ng aircon. Hmm?
Ano guys, tapusin ko muna yung aking ano, ang aking live. Tatawagan ko muna yung aking bonsoy, taluap ko lang kung ano, kung nag-breakfast na ba yun. Thank you for watching guys ha, tapusin ko muna yung aking live. Thank you for watching everyone, stay safe everyone. Ramadan Karim sa lahat ng Muslim. Ramadan Karim. God bless us all. Thank you guys. Love you all. I love you to my family. Love, love, love. Ingat kayo lagi. Bye. Please, please. Ano ko ito, i-post ko so sa YouTube. Like and share and subscribe. Para lagi kayong updated sa aking mga live video. God bless us all. Thank you. Bye.